Hey guys, dito kami ngayon sa Barangay Maglinaw, Basay, sa may lumang airport. Ito daw ay sa NDCP, yung mining dati. 1980s pa ito, pero hanggang ngayon, ano pa rin, buo pa rin yung ano niya. Ito yun, no? Buo pa rin yung runway niya. Ayan. Malaki ang airport dito, guys. Pero ngayon, hindi na siya ano, ginagamit. Not functioning na siya, guys. Ano to? Mga 30 kilometers from National Highway. Hindi totoo yan. Malaki yung Pasay. May mga tao na rin nakatira dito sa gilid. May ninegosyo na rin ng mga karinderya. Pero ang sabi ng mga taga rito ay ikiklim na daw to. Sabi ko na stop. Kasi kung di ko pina-stop yun, marami kayong magigiba dyan. Pero sabi nila ng mga taga rito ay iklim nila itong lupa na to kasi lupa daw ito ng indigenous people. So pina-fight nila to ngayon para mapasa kanila na ang napakalawak na area na to. Ayan po guys. Ayan. Malamig dito guys. Bumababa yung fog. Dakong ano na mga or beer. Sinasabi din na panahon pa ito ng Rehining Marcos. Ito daw dito din ang transport yung sa mga mina ng ginto. Pero ngayon hindi na, wala na ito, hindi na nag-function. Pero andito pa rin ang runway niya. Wala pa ito guys. Runway ng Maglinaw, Barangay Maglinaw, Basay, Negros Oriental. Mamaya ay papunta na kami ng aking mga kasama sa mga indigenous people kasi mamimigay yung kasama ko ng mga gamit pang saka ng bukit. Magagamit ito ng mga IPs mga guys. Umigay po ang kasama natin ngayon ng mga kagamitan para sa pagsasaka. Sir Steve po, nabibigay sa isang indigenous people group dito sa Barangay Maglinaw, Basay. Yan po mga kagamitan. Ito palang pagpamigay natin mga guys ng mga kagamitan para sa pagsasaka ay bahagi po ito ng programa ng Department of Agriculture na ang intended beneficiaries po ay ang mga indigenous people. Ito yung tinatawag na 4Ks or yung apat na literang K. May meaning po ito guys, ito yung kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo, 4Ks. Ito pala ay isang comprehensive program intended to help in the development of the tribal communities.
para to talaga sa mga indigenous people, mga guys, para sila naman ay matulungan under sa pamamahala ng ating kasalukuyang gobyerno na pinanguluhan ng ating mahal na presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Ito palang nakapula mga guys is si Sir Steve Martin po yan. Siya po kasi yung natasang mawak sa proyekto na ito. Ang pangalan po pala ng tribo dito mga guys ay tinatawag lang Bukit Nun Maghahat Tribe. Marami din silang mga membro dito, especially dito sa Barangay Maglinaw at dun sa Barangay Kabatuanan. Pareha po yung nasa municipality of Basay mga guys. Nga pala, huwag naman kalimutang mag-subscribe dyan mga guys. Salamat! Ito palang 4 case guys, was designed by the secretary under the directive of President Duterte that requires an indigenous people family in an ancestral domains to identify the 5 hectare area program to be used as a tree farm. Ngayon guys, makinig muna tayo ngayon ni Sir Steve Martin. Meron siyang pinapaliwanag sa mga IPs. Adaan na po sila o grocery worth 130,000. Wala sila nag-expect. Ang Department of Trade ang ilang doon na fair. Qualified man mo, mga IT mo, qualified ang ilang association. Tungod kinakita na mo nga, nagkahiusa mo, inyo nga na ni. Hindi na siya, dinadawas sila. Nakakaroon, nakadawag ko sila. Ito nga sa milyon sa probinsya sa Dumaguete. Sa ilang tribo. Nga, next year, matagaan ko sila sa aking program of 7.4 million. Kaya nagkahiusa sila. Kato mo na silang sir rito sa pagkuhan sa Mabinay. Bisag sila, baka testimony gin sila nga. Inaanak ka rin sila, mga IP. Ito. Oh, wala. Tulo sila ka barangay, pero isa rin katawag, wala yung problema. Magsabot raman sila, oh, sa may maayo niya, yung mga produkto na pin. Mahani, yung sabi, ito nga sila, check mo lang ito. O, yung mahani, mauna nga, iligtanaw sa gobyerno, DNR. Tabangan sila sa DNR. DPWS, tabangan sila. Na sila yung 15 million nga budget next year para kansada nila, road to market. Nasaan ba? Wala akong buhang to direct. Now, nakita na nato ng 19. Dahil, usa mo yung request nila pagtanaw. Diba, sir? Listahan, bilang mo kang doctor. 600 ka mong IP member or 600 ka mong IP number of household nila. So, sa isa ka household, utang nato, nagtulong-tulo lang. This time, sir. Hindi lang wala, utang 9,000 sa mga population. Mauna yung masagamit sa maong komunidad o sa maong komunidad ay masaginto. Iyak po kita sa gobyerno, kinakita ang mga daghan. Wala pa kung niya, plus priority ang lugar na dahil. Bili naman ako, kaya ako mga purely tapang ulit sa inyo. Para makamukla sa kamuturan ba? Kaya ni katunol na ganyan sa inyo ha, dako na kayo sa opportunity na to. Next year, ako ihatag din, dili na kumutugan ko sa project, pero dako ay tabang sa inyo ha. Ilaina na tamo, ang ako walang gusto na ko nga, magkahiusa mo. Kaya kung dili mo magkahiusa, pwede man ako i-transfer sa laing barangay. Sayang kayo siya. Ano siya mo din siya? Siya mo din na karoon na...
For example, ang Maglinaw, sila rin nakaiusa. Or ang Balos o Blangunan, pwede rin ako sa Maglinaw ihatag tanan. Ang kanang kabatuanan o Balos, bungalunan din rin ako tagaan. Saan ako nakapaghatag nga? Sa ila, maganing kaugalingon nga association, dili ganit sila ka, dili ganit magkasinapod. Kung ato ng tagaan, mag-away na. Ha? Kunya kami, may mas nasing inlan. Muna kita na ako sa gobyerno. For example, karon o. Oh. Itagaan na ta. Kita may pagkadilipipi. Dako kayo ni kaning tanaw nyo, kinagmay rin eh. Dako kayo ni kanan. Hanggang dito na lang mga guys. Pagkwinta ni kanan pala mga sinap. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat at saka bye bye.